Isipin mo ang ganda ng kalikasan. Ang palayan na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mataas na bundok sa lahat ng mga lupain. Kung saan umaagos ang tubig na nagbibigay buhay sa tuyong lupa at sa mga nakatira dito. Malawak na tubig ang yumayakap sa mundo upang makapagbigay ng buhay sa mga halaman at hayop na nabubuhay sa ibabaw at sa ilalim ng dagat. Ang ating planeta ay may iba't ibang bahagi ng kalawakan, may tahimik at may maligalig na kapaligiran. Ang lahat ng ito'y nakapagtataka at mahirap maunawaan. Walang mas komplikado kaysa tao. Ang tao'y marunong magplano, mangarap, at mamuno sa mundo dahil sa kanyang taglay na talino. Tayo ay nagtatanong, ito ba'y nangyari ng walang dahilan tulad ng itinuturo ng evolution? O meron kayang iba pang dahilan? Maraming mga dalubhasa sa siyensya ang naghahanap ng katibayan kung sino ang lumikha ng ating nag-iisang planeta. Ang mundo ay isa lamang sa mga bilyong-bilyong planeta na lumilibot sa di mabilang na mga bituin sa kalawakan. Dahil sa laki ng kalawakan, marami ang naniniwala na may planetang kagaya ng mundo at may tao tulad natin. Ngunit kung iisipin natin ang mga pangangailangan upang ang buhay ay maging posible sa mundo, ito ay milagro. Maraming mga pangangailangan upang magkaroon ng buhay at tatawagin natin itong mga sangkap. Ang mga sangkap na ito ay kinakailangan na nasa tamang sukat upang magkaroon ng buhay. Kung ang mga sangkap na ito ay kulang o sobra, ito ay hindi mabubuo. Ang isang planeta ay nangangailangan ng tubig upang magkaroon ng buhay. Ang tubig ay kumukuha ng init sa araw at ito rin ay mabisang na pagkukuhanan ng iba pang sangkap upang mabuhay. Maraming mga dalubhasa sa buong mundo na naghahanap ng mga sinyalis ng buhay sa ibang planeta. Ang unang hinahanap nila ay tubig. Ang mga dalubhasang ito sa Amerika ay nakakita ng senyales ng tubig sa planetang Mars. Subalit ito ay isa lamang sa mga importanteng sangkap para mabuhay. Ang Mars ay walang kapaligiran na pwedeng sumuporta sa buhay ng tao at hayop, sapagkat ang tao at mga hayop ay nangangailangan ng hangin na may nitrogen at oxygen. Sapagkat hanggang ngayon ay wala pang nahahanap na planetang may hangin na kailangan sa paghinga.
Ang kalawakan ay punong-puno ng radiation na hindi maganda sa kalusugan ng tao. Ang mundo ay nababalot ng iba't ibang radiation tulad ng gamma rays at x-rays na nakasisira ng ating kalusugan at buhay. Mayroon tayo sa kalawakan na humaharang sa maraming nakasisirang mga radiation na ito mula sa araw. Ang liwanag na nagmumula sa araw ay kinakailangan ng mga halaman na nagbibigay sa atin ng oxygen upang makahinga. Ang mundo ay may tamang sukat. Sa gitna nito ay may tila tunaw na bakal, at ito ay umiikot at nagbibigay ng magnetic field upang ang solar flare ay hindi nakapasok dito. Kung ang mundo ay mas maliit, ang solar flare sa araw ay makapapasok sa ating magnetic field at sisirain ang ating kalawakan at kapaligiran. Ang pinakaibabaw ng mundo ay may nipis na mula 6 hanggang 80 kilometro. Ang tectonic plates na lumulutang sa ibabaw ng mainit na magma sa loob ng ating mundo, ito ay manipis pa rin tulad ng balat ng itlog na may lamat. Ang init ay dapat mailabas upang ang mundo ay hindi sumabog. Ang sukat ng buwan ay 4 na bahagi lamang o 1/4 ng sukat ng mundo. Ang buwan ang umiikot na may eksaktong distansya sa Earth upang ang mundo ay manatili sa kanyang pwesto at pag-ikot. Ang pwersa na nagmumula sa buwan ang siyang dahilan na may alon sa dagat. Ito rin ang dahilan ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat at pag-ikot ng hangin sa impapawid at pagdaloy ng tubig. Sinisiguro din ito ang pagpalit ng panahon ay tama lamang upang magkaroon ng balansing kapaligiran. Kung wala ang buwan, ang mundo ay hindi iikot at lahat ay mamamatay. Ang mundo ay nasa tamang distansya mula sa araw. Kung ang distansya ay 5% ang lapit, mawawala ang tubig. Ang kapaligiran ay masisira at ang temperatura ng mundo ay magiging tulad ng planetang Venus na napakainit hanggang 900 degrees. Kung ang mundo ay 20% ang layo sa araw, ito na may magiging sobrang lamig na kagaya sa planetang Mars. Ang araw ay perpekto sa ating pangangailangan. Kung ang araw ay mas malaki, ang mundo ay magiging sobrang init at ang hila ng araw sa mundo ay magiging mas malakas. Mayroon pang ibang sangkap na kinakailangan para mabuhay na hindi pa nabanggit dito. Subalit kahit na gamitin natin ang lahat ng mga sangkap dito, ay imposible pa ring magkaroon ng planetang tulad ng ating mundo. Nagdagdag na tayo ng mga sangkap. Subalit kung kakalkulahin natin ang posibilidad na makakita ng ibang planetang tulad ng ating mundo, kailangan natin itong paramihin. Ang pag-asang makakita ng ibang planetang tulad ng ating mundo na may kakayahang suportahan ang buhay ay mas maliit pa sa isang tsansang makakita. Ang pag-asang makakita ng ibang planetang tulad ng ating mundo na may kakayahang suportahan ang buhay ay mas maliit pa sa isang tsansang makakita. Ito ay may bilang na isa at sinusundan ng 15. Ang mga dalubhasa ay hindi makapagbigay ng ebidensya na mayroon pang ibang planetang tulad ng ating mundo. Ang mundo ay imposibleng mabuo sa kanyang sariling kakayahan. Ang katotohanan, ang lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na mayroong gumawa ng ating nag-iisang planeta. Siya ang nagtalaga ng lahat ng mga maliliit na detalye upang ang tao ay mabuhay at managana. Ang mga unang salita na ating mababasa sa Biblia ay sa simula,
nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kung titingnan natin ang kagilagilalas ng mga bagay sa ating kapaligiran at sa kalawakan, hindi ito aksidenteng nangyari lamang. Makikita natin ang obra maestra ng isang nakakaalam ng lahat ng bagay na walang katulad ang kanyang kapangyarihan at nagmamahal sa ating lahat na tagapaglikha.